Vice President Sara Duterte. Ayan. Pa-follow po, pa-follow mga kapatid. Manhin dahil nalit kami ng gusto. Kaya nakapunday na yung reklamo. Lago, kilag! Baka hindi na pwede. Baka hindi tayo makalipad. Sabi ko, kahit napakpak kami, baka napakpak na lang ako. Ako kailangan ko pumunta sa Tago. Kailangan ko pumunta. Kahit pa paano, ako'y dumating. Hanggang nakulit na lang itong libro. May humahatak sa akin dun sa pick-up eh. Akala ko ako yung hinahanap. Si Inday Sara pala. Excited na ako. Gustong-gusto na ako naman ngayon. Anyway, maraming salamat. Nagantay kayo sa tanghali na. Nakakunigyan siya. Ginutong kayo. At nauhaw kayo sa init ng araw. Ngunit nandito pa rin kayo para ipahayag, para ipakita, para iparangdan. Alam ko na nababalitaan ninyo ang mga karabahan na nangyari sa iba't ibang lugar ng bansa. At napakaganda ng kanilang pahayag ng suporta. Napakaganda ang kanilang ipinapakita ng suporta. Ngunit, naiba itong karabahan na ito. Dahil dito nagsimula ang pagbabago, dito nagsimula ang pagkakaisa muli ng Pilipinas sa pangbabago. Nakita naman po ninyo noong nagdeklara ang ating vice presidente na siya'y tutuloy at tatakbo bilang vice. Nakita niyo naman ang pakiramdam ng taong bayan. Hindi lang sa suporta, kung hindi ay naramdaman ang ating mensahe. Ano ang ating mensahe? Ang ating mensahe ay ipagkaisa muli ang Pilipinas. Dahil dumaan tayo sa malaking krisis, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, nasira ang ating ekonomiya, at tayong lahat ay naghahanap ng bagong paraan para maghanap buhay. Sa lahat ng krisis na dinaanan ng Pilipinas, ang mga krisis na yan ay nakaraos lamang tayo dahil tayo nag-isa. Dahil pagka-gera, pagka-disaster, pagka-lindol, pagka-bagyo, anong nangyayari? Lalabas ang kagalit ng Pilipino at tumutulong sa kanyang kapwa. Yan ang kailangan natin. Kaya napaka-importante na tayo'y magkaisa ulit sa likod nitong unity ng Bongbong at Kakasara. Yay! Ninyo itong araw na ito dahil ito ang araw na nagsimula na ang Pilipinas ay nagkaisa muli, simula na ang mga Pilipino ay nagtutulungan muli, imbis na nandalaban, ay ito ang simula sa ating pag-ahon dito sa krisis na dinadaanan natin. Dito nagsimula ang unity team, ang unity ng Bongbong and Sara. At dito,
ay makikita natin kung saan, kung paano tayo tuloy-tuloy ang gagawin natin para sa darating na halalan tayo ay maging matagumpay. Sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa sakripisyo ninyo, sa pagmamahal ninyo sa amin. Maraming maraming salamat. Hindi ko sasabihin na ibabaliwala natin yan. Alam natin ang sitwasyon kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Walang trabaho, walang pera sa bulsa, walang inaasahang kinabukasan ang ating mga kababayan. Huwag po kayo mahihinaan ng loob dahil tayo mga Pilipino. At ang mga Pilipino, kahit mapapid na, kahit madapa na, ay laging gumabang muli. Mas maganda pa, mas malakas pa, mas maganda pa. Bongbong Sara! Pagka kayo ay kasama namin ni Sara, pagka yung pagkakaisa namin ni Sara, ay hindi lang kaming dalawa, kung hindi ang pagkakaisa ng buong Pilipinas, mararamdaman natin muli ang kagandahan loob ng Pilipino. Ang pagmamahal ng Pilipino sa tao. At sa ganung paraan, tayong lahat. Pagka nagsama tayo, nagkaisa tayo. Pagka ganun ang nangyari, tayo ay sama-sama tayo ay babangon muli. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bongbong Sara! Bongbong Sara!